Ipinanawagan ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Commission on Audit na busisiin ang naging mga transaksyon ng gobyerno sa pamilya ni Senator Bongo. Sa Twitter post ng dating senador, nanawagan siya ng special audit sa CLTG at Alfrego Builders na pagmamayari ni Senator Go. Noong Lunes, inakusahan ni Trillanes sina Senator Go at Pangulong Rodrigo Duterte ng pandarambong na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos na road widening at concreting projects sa Davao Region. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Ayon pa kay Trillanes, base sa Commission on Audit's documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 billion pesos na proyekto. Habang ang Alfrego Builders ay nakakuha umano ng 59 projects na nagkakahalaga naman ng 1.74 billion pesos mula June 2007 hanggang July 2018. Questionable rin umano kung bakit nakakuha ng malalaking proyekto ang mga naturang kumpanya ng pamilya Go. Pareho ding B-license lang ang hawak ng dalawang kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Ayon sa dating senador, nalulusutan nila ito sa pamamagitan ng joint venture agreement sa mga contractor na may AAA licenses. Pero ayon kay Senator Go, wala nang bago sa mga ibinabatong alegasyon ni Trillanes. Unang-una, walang bago sa akusasyon niya. Rehash issue, fabricated o bloated na mga numero na ilang taong maling ipinagdudugtong para lumaki ang halaga to make it look as if may plunder o anomalya na nangyari when clearly these transactions went through public bidding and proper procurement procedures in accordance with our laws. Dagdag ni Senator Go, bagamat may negosyo nga ang kanilang pamilya, pinagbawalan na niya ito na lumapit sa Davao City Hall. Nung nagtatrabaho pa ako sa City Hall, sinabihan ko ang aking pamilya na huwag silang lumapit sa City Hall. Dahil pag lumapit sila, aalis ako sa aking trabaho. Ang ibang tao ay nakakalapit sa akin para humingi ng kahit anong tulong. Basta nasa tama, tutulong po ako. Pero ang pamilya ko, hindi yan nakakahingi ng anong pabor mula sa akin. Hamon ni Senator Go, kung sa tingin ni Trillanes ay may korupsyon, magsampa na lang ito ng kaso at magpakita ng sapat na ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Tila nagpasaring din si Senator Go kay Trillanes sa nalalapit na halalan sa 2022. Sinabi ko naman, di ako interesadong tumakbo. Senador pa ako hanggang 2025. Aantayin sana kita sa Senado para magtutuos tayo kahit anong gusto mo. Ang tanong, kung mananalo ka pa, pero dinadamay mo na naman ako dahil palapit na ang eleksyon, tulad ng ginawa mo noong 2018, puro imbento at paninira, kita mo, naging senador ako. Ngayon, baka lang, pagswertihin uli ako. Kung saan ka tatakbo, susundan kita. Ninia Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.